ito po yung sinasabi natin kanina, yung pinag-usapan natin na ito yung common chemical na dry chemical, which is powder type. So, pakikita po natin. Ito po yung sinatawag na pass or pull the pin. Na, pull the pin. Aim. Aim. And squeeze. And then, side to side. So, papapakita po natin na yung chemical is liquefied. Liquid. So, ito po, yung kaibahan. Ito yung dry chemical, which is powder, and then ito yung liquid na halotron. Ayun. So, ayun, konti po tayo magic trick. Oo. So, ito po, no? So, imagine ninyo po mga pera nyo or papel sa bahay, gamit, di ba? Tapos nasunog. And then, so what if po may nasunog po, no? So, mag-inspray po natin yung mga common fire extinguishers. Masisira na yung mga nakasulat dito or hindi nyo na magamit ulit. Unlike po ito, usa lang po siyang natutuyo. So, walang butas and ano, so cooling agent po kasi kaya yung chemical liquefied po kasi. Pero yung mga ano, birth certificate, gano'n yes, masisira. Nagsisimula pa lang masunog, pag in-spray mo yan, hindi na masisira yung ano, mga nakasulat. Unlike yung isa, yung powder, masisira na. Yes po. Tsaka, ito ba, yan, natuyo na po siya agad. Magic. Wala talaga, ano? Tuyo na agad, at hindi nasira yung papel. Yes, yes po. And also po, number one cause kasi itong fire, mga electronics po, di ba? Oo. So, isip po natin mga gadgets or whatever, overcharged. Nag-overcharged. Or mga nasira na, no? So, kapag sa dry chemical po, may, yung mga components po kasi nito, pwede pumasok sa mga panel. So, yes, napatay niyo po yung apoy, pero hindi nyo naman sira naman yung gadget, oo. Unlike po ito, yan, gumagana pa rin po siya. Ay. So, ganun po ka-effective yung halotron. So, bago ba yan? Anong year na-invento yung halotron? Yes po, no? Si sir, makakasagot yan. 1993. Yun. Nauna talaga na-invento yung powder, no? Yes. Yun. Yan. And syempre po, last but not least, mo natin magic trick. Titignan mo natin yung gano'ng ka-effective si halotron sa mga apoy. Okay. Oops. Yan. Yan. Don't do this at home, kids. Yes, this is my demonstration by an expert. Ha? So ito huwag po, gagayahin sa bahay. Hindi natin siya apply directly. Okay. Sa gilid. Ay, patay na. Andito pa rin po yung chemical niya. Ay, oo nga. So yun yung tinasawag natin na amoy pa lang, patay na. Yes. So, kasi yung fumes po ng fire, nihigop niya para masuppress agad yung fire. Na. Bakit ganun ang behavior ng gas na yan? Yes po. Saan magaling yan? Chemical engineer po yung makasagot. Ano yun to? Ay, doctor. Liquefied. Ginawa ka na kita ng doc. Fire doctor. Kayo lang ho, may ganyan? Sa lahat po ng mga fire extinguishers sa Pilipinas? Yung nakikita yung ibang green, yung HCFC, parang ganyan din efekto, but lesser degree. Yes. Kasi yung sa amin, meron walang siyang dalawang smell. Gases. Kaya mas malaki yung kanyang fire rating. Buti na may chemist tayo na gano'n. Naintindihan ko. Medyo naamoy lang yung ano. May amoy lang, ano? We have to bring it. Ang umaamoy po yung thinner. Yung thinner, hindi yung ano. Not distinguishing agent. Oh, yan. Yan ang maamoy. But the chemical itself po. Wala po siya ang amoy. Odorless, colorless po yun. Ito yung binabanggit mo, Sir Andy, na liquid. Yung halotron. Liquefied gas. Fire tapos kahit spray natin siya kunwari sa balat mapaso. Very safe to use po siya. I see. Ayun. So magkano yung ganyang kaliit? Yung ganyang kaliit, anong mapwedeng sa kotse po ito. Sa kotse, pwede rin sa maliit na sa condo. Condo, pwede na yan. Or very portable po siya. Pwede rin yan sa tabi ng gas stove. Ganon. Para just in case biglang lumaki ang aboy, agad. Yan po. Ano po mga dapat tandaan, Sir Andy, to make sure na yung mga nabibili nilang fire extinguisher ay talagang legit at hindi po fake? Oo nga, tama ka dyan. Yun po kasing mandated by law to regulate the manufacture, sale, maintenance of fire extinguishers, the Bureau of Philippine Standards. Mm-hmm. Sila po yung nagbibigay sa amin ang lisensya. Every year, nagpupunta po sila sa amin. Nagra-random sampling po sila. Mm-hmm. Importante po kasi dito yung chemical. They prepare nila kami ng sampo. Tapos, magra-random sampling sila. Ipapadala po sa Pure Philippine Institute of Pure Applied Chemistry sa Ateneo po. Malalaman kasi doon kung peke o hindi. Kaya po yung fire extinguishers, bakit ang mura nung kalaban nyo? Mm-mm. Eh, hindi lang namin masabi. Kasi yung iba rin eh, bogus. Kasi wala pa po sa puhunan kung tunay yung kanila. Oh. Kaya kuminsan, nakakapatay po yung fire extinguishers na ganun. Kaya lang,
pag malaki na yung apoy, malaki palalo yung apoy pag naku, delikado. Ah, ginamit may ganun po yun. Pala. May pero ganun may deadline, may expiration po ba yung this one is good for 20 years. Oh, kasi may mga nakakausap kami na nagbebenta sa amin ng fire extinguisher. Yung sinasabi, kinakailan every year, eh lagyan ng ano, yung dry chemical po kasi, normally it will last until 3 to 4 years. Okay. But we are in a tropical country, yung po kasing kaaway ng powder is yung moisture. Ah. So pagka may kaunti lang moisture na pumasok sa cylinder, mabubuo na po yun. Pagka po kailangan nyo, walang lalabas. Ah. Kaya sana po every year, 6 months, i-invert nyo lang. Tapos makikinig kayo kung chemical. May chemical na bumababa. If the chemical cascades. Ay, ayan, ibabaliktad mo yan, bale? Ay, ito po. Hindi na po. Ito ka liquid drink ko eh. Yung pula, yung powder, no? Yung pula. Yung pula, para kung narin ganito yan. Babaliktarin mo. Pakinggan mo. Yung pula tayo pula dyan, nadala, wala. Pop, ganyan. Na sample. Ito po, ganito po. Parang ganyan. So, babaliktarin mo yan. Yung, babaksak yan. Babaliktad po. You will hear it. Iba po kasi namubuo. Pag nakita mo parang bug. Yun. Matigas na. Matigas na yun. Sila yung pa-refill po yun. Yes. Saka po ito multi-shot. Ah. So, yung dry ano multi-shot? Chemistry. May multi- paano yung multi-shot? Kahit ilang beses mo gamitin. Alam mo po, one-third lang yung nagamit, yung two-thirds pwede pa. Pagka hindi yung multi-shot, yung naka-aim ka, pero lahat mo tatama. Alam mo, ganun yung multi-shot. Mas maganda pa rin talaga yung yung red po kasi kahit may laman, once na mapindot, hindi na magagamit. Ah, that's it, pansit na. Kunyari, nagamit mo once yung liquid. Oh, yan reusable. This year, no? Kunyari, next year, kailangan mo gamitin. Pwede pa rin. Pwede pa rin. As long as may laman po. As long as may laman. Okay. May laman. Question. Walang profesor. Question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Siniskwela lang, no? Alam mo, nag-overheat yung kotse. Yes. So, yan. Pag inano mo, ano agad, wala na yung, nag-cool na, nag-cool down na agad. Yes, umapoy. Pag nag-overheat, huwag mong i-spray yan. Ay, ganun. Pag umapoy na yung kotse, pwede po ito sa makina. Apoy kahit na hindi pa umapoy. Sa cooling effect. Ah, papakool. Oh, to cool down. Pwede rin. If,